tumaas na po ang presyo ng isda at ilang labandakat o seafood ngayong Semana Santa. Yung ilan nga ay mas mahal pa sa karne. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Maraming namimili ng isda at iba pang seafoods ngayon dito sa Mega Q Mart. Pero kapag ganitong panahon din, karaniwan ang tumataas ang presyo ng kanilang mga paninda. Ang galunggong halimbawa, 80 pesos na ang kilo mula sa dating 60 pesos. Ang malalaki, 100 pesos pa kada kilo. Ganito rin ang presyo sa Kamuning Market. Mahal na po ang kinukuhaan namin. Ang dalagang bukid, 100 pesos kada kilo. Ang tilapia, 100 pesos kada kilo. Ang bangos, na nasa 100 to 140 pesos ang kilo, depende sa laki. Nasa 250 pesos naman ang presyo ng tuna mula sa 200 pesos per kilo. Ayon sa mga tindera, tumataas daw kasi ang demand sa mga isda tuwing Semana Santa at kokonti daw ang supply. Ang mga mamimili, umaaray man, wala naman daw silang magagawa. Medyo tumaas siya. Kasi Holy Week. Next week after Holy Week talaga, normally, babalik na yan. Hindi naman nagbago ang presyo ng hipon, pusit, hasa-hasa at tahong. Pero ang karne ng baboy tumaas din. Maging ang presyo ng manok na ngayon ay 140 pesos ang kilo. Mataas pa rin. Naroon nga tumaas kasi walang baboy. Maliban sa luya na nasa 180 pesos na ang kilo ngayon at bawang na nasa 140, wala namang tinaas sa presyo ng mga gulay. Sa Pangasinan naman, tinanggalan ng BFAR ang shellfish ban sa mga bayan ng Anda at Bulinaw. Wala na raw kasing red tide ang mga baybayin ng lugar. Kaya ang matindera ng tahong at talaba natuwa lalo na't mahigit isang buwan bago na walang red tide toxins sa lugar. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas.